umiiyakyat sa Alert Level 4 ang Metro Manila kahit na patuloy ang pagsipa ng kaso sa rehiyon. Ito ang sinabi ng IATF sa kabila ng mga panawagan ng ilang grupo na lalo pang higpitan ang restriction sa NCR. Paliwanag ni Cabinet Secretary Carlo Nograles, hindi papasok ang NCR sa mga pamantayan ng task force para sa Alert Level 4. Dahil hindi pa naman umaabot sa high o critical risk ang hospitalization rate sa rehiyon. As of the moment, ang Metro Manila, nasa moderate pa tayo sa total bed utilization natin. So it's not enough for us to declare alert level 4. But immediately, pag tumama po yan, we will not hesitate to declare alert level 4 in any area, no, or escalate any area to alert level 3. Paliwanag din Nograles, ang mataas na vaccination rate sa NCR ang posibleng dahilan kung bakit hindi pa gaanong mataas ang hospitalization rate sa Metro Manila. So we're seeing less hospitalization. That's why yung hospital utilization natin has not yet reached the high level of 71% and up. So the point is, get yourself fully vaccinated, because more and more of the people we know are telling us na buti na lang fully vaccinated ako, or buti na lang naka-booster ako. So that's what's happening in NCR. Pero ayon naman sa Department of Health, kung pagbabasihan ng dami ng mga nahahawaan at pinapapasok sa ospital araw-araw, posibleng umakyat na rin ang hospitalization rate sa mga susunod na araw. Bukod din sa bilang ng mga bakanting hospital beds, kailangan ding isaalang-alang ang dami ng mga natitirang health workers sa mga ospital, lalo na at marami na rin na nagkakasakit sa kanila. Assuming that with the number of cases that had been being reported, no, every day, and the number of admissions increasing, we will have more than 50% utilization in about 4 to 5 days. So with that, the IATF has resolved that we need to study it further so that we can balance economy and health. We need to look at also the number of healthcare workers being affected, and this should be part of what we are determining or measuring when we do our alert level metrics. Ayon kay Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion, sapat na sa ngayon ang alert level 3 para sa Metro Manila. People are not going out. On top of that, I mean, you have people who just don't want to go out. The Omicron spread is just tremendous. Mobility in the fourth quarter was really high. Mobility in this first quarter will go down. Pero aminado si Concepcion na kailangan maghigpit kung may posibilidad na mapuno ang mga ospital sa dami ng mga kaso. Now, I agree with the mayors of NCR that of course, if the hospitals are going to be overwhelmed and the healthcare workers will be overwhelmed, that maybe there's no recourse but to move to alert level 4. Can it be overwhelmed? It's possible. Maybe if the surge goes up to 40,000 cases, 35,000 cases. But from what I know, many people are just staying at home and getting well. Samantala, inatasan na rin ng IATF na pataasin pa ang bed capacity sa mga ospital, maging sa mga tinatawag na Temporary Treatment and Monitoring Facility o TTMF sa loob at labas ng NCR Plus. Kailangan na rin umanong magkaroon ng mga LGU na mga telemedicine facilities para maserbisyuhan ang mga magkakasakit. We're also asking all of the LGUs, no, to activate and make functional your triage operations and triage areas para mas maganda yung navigation natin ng patients. Meaning to say, let's navigate the patients. Kung pwedeng mag-home quarantine or home isolation, let's do it. But make sure na may BHRTS ka, yung Barangay Health Emergency Response Team, monitoring actively itong mga naka-home quarantine. Ang importante umano ngayon ay huwag mapuno ang mga COVID beds sa ospital at ireserba lamang ito para sa mga severe at critical na kaso, habang patuloy na minomonitor ang kondisyon ng mga asymptomatic, mild at moderate na mga pasyente.